Welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, may isa na naman tayong isosolve na problema. Yung digest 1.4, nag-overheat siya, mga katropa. So, ngayon, alamin natin kung bakit siya nag-overheat at ano ang dahilan, mga katropa, ng pag-overheat niya. Kasi, wala naman siyang leaking. Tapos, bagong gawa daw yung radiator. So, nag-overheat. Hindi na mag-start. So, papakita sa inyo kung paano siya nag-overheat, mga katropa. Ngayon, unahin natin, tatanggalin yung timing guide, syempre. Tapos, i-check natin thermostat. Pero, itatap overhaul ko na ito, mga katropa, kasi nga, overheating na siya. So, ayaw na mag-start, mga katropa. So, ayan. Dumami na yung ano niya, yung langis niya. Ibig sabihin, naghalo na yung tubig tsaka langis, mga katropa. So, ayan. So, ngayon, ganyan na sabi ko kanina, hahanapin natin kung ano yung dahilan ng overheating. Kung bakit siya nag-overheat. Wala naman siya leaking, pero overheating ngayon. Sigurado yung head nito is or nagkaroon na ng singaw sa gasket, kaya naghalo na yung tubig tsaka langis, mga katropa. So, ayan. Siya nga pala. Maraming salamat sa mga subscriber, YouTubers, viewers na sumusuporta sa aking channel, mga katropa. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at click nyo ang notification bell. Click nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. At kung hindi kayo nakakatanggap ng sa mga nakasubscribe na, kung hindi kayo nakakatanggap ng notification, check nyo yung bell, mga katropa. Click nyo yung all para makatanggap kayo ng notification sa aking channel, mga katropa. So, ayan. Yung una kong gagawin dito, mga katropa, tatanggalin ko muna yung mga belting, tapos timing belt, tapos sa ako kihilingisin yung paligid niya. Tatanggalin natin yung paligid niya, mga katropa. So, yun yung unang gagawin ko, mga katropa. So, umpisa na natin. So, yun, tatanggalin na natin yung mga belting, mga katropa, tsaka timing belt, para ma-check na natin kung ano yung naging dahilan ng overheating. So, pero ito, top overall na ito, mga katropa, kasi overheat nga. Siyempre, hahanapin lang natin kung ano yung naging dahilan ng overheating niya, mga katropa. Tatanggalin natin ngayon yung pulley tsaka yung timing cover lower para ma-set natin yung timing at makita nyo, mga katropa. Thank you.
So, ngayon mga katropa, i-set na natin yung timing para makita nyo rin mga katropa. Sa timing so ayan konti so ayan yung timing nya yung dot na yun makikita nyo tsaka yung triangle na yun so ayan so siguro pag binalik ko yung timing na yan sa lunak naka number 4 siya so kailangan ikutin natin ng isang round mga katropa matigas ang ikutin so kasi nga meron na siyang tubig sa loob mga katropa kaya matigas ang ikutin so iikutin ko muna mga katropa. Para makita nyo. So ito nga pala yung sa camshaft niya. So nasa ibaba ito. Ito yung timing mark niya. So nasa ibaba. Ibig sabihin pag binalik ko yung timing kanina na malapit dun sa timing mark. So naka number 4 siya. So kailangan ito nasa itaas. So kaya kailangan natin ikutin. Matigas na siyang ikutin kasi nga may tubig. So ayun mga katropa, naka-timing na siya. So naka number 1 na, top dead center sa crankshaft. So ngayon, ito naman yung sa camshaft yan. Yan, so nasa taas yung lagi yung tatandaan pagka camshaft, nasa taas yung dowel pin mga katropa. So, para hindi kayo malito, kagaya nito, meron na siyang marking. Ibig sabihin, nabuksan na ito. Tapos, para hindi, para sigurado kayo, kasi nandito yung timing yan sa loob eh. Mga katropa, kung mapapansin nyo, ayun, kung mapapansin nyo yung timing niya nasa loob. So, yung gagawin nyo, ito yung timing mark niya. So, yan, kagaya ng ginawa, ayan, nagmarking siya rito para sa timing mark niya rito sa crankshaft. Sa camshaft. So ayun yung timing setting niya mga katropa bago nyo baklasin. So ito tensioner bearing i-release lang natin tapos tanggal natin yung timing belt. So na-release ko na yung tension ng tensioner dito. So tanggal natin yung timing belt. Bago pa yung timing belt nito, kapapalit lang yata. So, buksan pa na natin itong exhaust muna mga katropa. Sa exhaust muna tayo.
Ito yung water pump niya, katropa. Okay naman yung water pump niya. Meron may marking ng konting itim-itim dito, mga katropa. Hindi pa naman pudpud yung ano niya, mga katropa. Ayan. Okay pa siya. So, natanggal na natin yung exhaust. So, punta naman tayo sa taas, mga katropa. Tanggalin natin yung ignition coil. So, sisingit ko lang, mga katropa. So, ito nga pala yung throttle body niya. So, ito yung IACB para lang sa mga ibang ating katropa dyan na ito yung nagiging problema kapag nagluloko yung RPM nyo, yung idling nyo, yan. Pagka mataas yung idling, bumababa, tumataas. Kumbaga, tawag dun ay erratic RPM, nag-erratic siya, gumaganyan, or mataas yung minor nyo, nag-stack siya sa 1.5 or nag-stack siya sa 600, mababa. So ito yung una nyong titignan, mga katropa. So tatanggalin nyo, lilinisin nyo yan. First step natin, lilinisin natin yan, mga katropa. Kung nasa ilalim man yan, kung anong kasi iba-iba ng design yung pwesto ng IACB, mapa Honda, Toyota, yan, iba-iba ng ano yan, Mitsubishi, iba-iba ng design yung mga IACB kung saan nakalagay. So kapag pwedeng linisin, first step ay linisin muna natin, mga katropa. So ayan, isa pa, mga katropa, kung mapapansin nyo to, yan, cable masyadong maluwag yan, mga katropa. Kaya pag inapakan nyo, parang nabibitin, parang kulang, mga katropa. So pupwede nyo siyang adjustin yan. Tulad nyan, meron dito, or sa mga ibang sasakyan, meron din yan kapag merong cable. So pwede nyo siyang adjustin, mga katropa, pag maluwag ng ganyan yung accelerator cable nyo, mga katropa. So yan, halimbawa ito, tatanggalin ko lang yan, hihilain ko yan. So hanggang dito yan, yan. So yan yung pinaka ano nya, sagad. So yan, tingnan natin kung anong. So pagka ganyan, sagad. So kasi ito wala sa linya, bumuka na to eh. So adjust lang natin yan. Pwede nyo siyang adjustin na ganyan, mga katropa. So mas mahaba na yung nito, yung cable. So kailangan lang i-adjust. Ayan, medyo tumigas. Ayan, mga katropa. Ayan. So may problema yung cable nya. So ayun nga, sabi ko nga, kung pwede nyo siyang adjustin sa cable, ihigpitan nyo siya ng konti. Kumbaga, i-ano nyo ng konti. Huwag naman yung sobrang higpit, mga katropa. Dapat yung meron din siyang clearance para pag konting apak nyo lang, bigay agad, mga katropa. So, ayun. Yung sa throttle body, sa TPS nyo naman, nasa likod. Kasi ito yung Hyundai Getz 1.4. So, ayan. Almost na throttle body ng Hyundai, almost nagkakapareho lang, mga katropa. So, wala namang pinagkaiba sa throttle body ng mga ibang sasakyan yan, mga katropa. Yung Mirage, sa Toyota, iisa lang ng ano yan, ng function. Kaya yung IAC bulb na sinasabi, yan, ito yun. So, yan yung lilinisin muna natin, first step, mga katropa. Kahit kayong mga owner, kayang-kaya nyo tanggalin yan. Basta may tools lang. Spray nyo ng carburetor cleaner, linisin nyo sa loob. So, yan, mga katropa, yung isang tip lang sa throttle body. So balik tayo sa head, mga katropa.
So babaklasin muna natin itong camshaft mga katropa. Tsaka napansin nyo sa yun tayo mga katropa, pag naka top dead center, yung cam lobe nya nandito, nasa side. Nasa side yung cam lobe nya. Nakapaganyan siya, nakapahiga yung cam lobe kapag naka top dead center. Ngayon, pagka naka number 4 naman mga katropa, itong cam lobe na to, pupunta siya rito. Kagaya ng sa number 1. So itong number 1 magiging kagaya nito mga katropa, yung cam lobe nya. So nakita nyo, nakapatusok pa ilalim. Ito nakapalabas. So ayan yung palatandaan sa Hyundai Getz 1.4. Ayan. Pag ito nagposisyon ng paganyan, ng ganito itong number 4. So ibig sabihin naka TDC number 4 siya. So ito naka TDC number 1, kaya yung position niya ay ganyan yan. Ganito, ayan. So ayan mga katropa. Paklasin muna natin yung camshaft niya, tapos sunod natin yung head. So ito nga pala yung SLA nyo mga katropa. Ayan yung mga SLA nyo. Hydraulic na siya mga katropa. Hydraulic din siya. So ngayon, tatanggalin ko na yan. So ngayon, tatanggalin ko yung SLA mga katropa. Lalagay ko dito sa may langis na yan. Ibababad ko sila dyan para malubricate mga katropa, para hindi mawala yung pagka-lubricate sa loob, para hindi matuyo. So ito mga katropa, dalawa matigas na. So yan, yung iba okay pa. So ngayon ilulubricate ko muna siya mga katropa, tapos obserbahan. So yan mga katropa, yung SLA nga, sabi ko nga mayroong dalawa o tatlo na stack up. So lubricate muna, kasi pag stack up yun, hindi na siya, hindi niya na maano yung clearance ng bag, tutukod na siya mga katropa. So yun, so babaklasin na natin yung cylinder head mga katropa. So mga katropa, isa pa nga palang tip mga katropa, napansin ko kaninang nilawagan ko tong nut ng exhaust, maluwag na mga katropa. Sobrang luluwag lahat mga katropa. Bakit siya lumuwag? Kasi nasunog na tong asbestos na gasket na nilagay na ganito mga katropa. Kapag pag exhaust gasket mga katropa, hindi advisable yung gantong gasket mga katropa. Ayan. Hindi advisable yung ganyang gasket kapag exhaust mga katropa, yung ano. Hindi ko lang alam kung bakit nilagyan ng gantong gasket to. Dapat yung nilalagay na gasket ay yung metal plate exhaust gasket mga katropa. Kasi sige, sabihin natin bago, sinalpak natin mga katropa, katagalan pag umiinit yan, numinipis yan mga katropa. Yung tendency nyan, pag numinipis yan, yung tighten mo sa nut, luluwag na siya kasi ninipis na. Mawawala na sa standard tong kapal nito mga katropa. So tendency, pag lumuwag, sisingaw na yung exhaust. Magkakaroon ka na ng exhaust leak sa may gasket mga katropa pag numipis na to at lumuwag.
Kasi kanina pagkaluwag ko ng nut, napansin ko eh ang luluwag mga katropa. So yung tendency niya, ayun nga, numipis na tong ano gasket, kaya maluluwag na yung nut. So kaya para sa akin, hindi advisable na gumamit ng ganitong gasket. Kasi numinipis siya, nasusunog, yung tendency lumuluwag yung nut. So magkakaroon ka ng leaking mga katropa. So yun yung isang ano, isang dahilan ng paggamit ng ganitong gasket mga katropa. Yan, lumuluwag siya pag numipis. So ibig sabihin, pagka gumamit ka ng ganito, every time na ano mo, i-check mo yung ano. So dapat hindi, di ba? So kailangan naka-steady na yan hanggang sa hindi mo buksan ulit yung ano, yung exhaust manifold mo. Kaya dapat yung gasket na metal plates mga katropa yung ating gagamitin. Pagka ganito, hindi advisable para sa akin. Katagalan luluwag yung nut. Bakit siya lumuwag? Kasi nga numipis na tong gasket mo mga katropa. So yun lang naman yung maisasuggest ko mga katropa sa inyo. Yan, huwag kayong gumamit ng exhaust gasket na ganito, na asbest na ganito. Nasusunog to, numinipis, luluwag yung nut, sisingaw. So yun, dapat yung gamitin nyo yung metal plates na exhaust gasket mga katropa. Kahit na anong sasakyan mga katropa na gawin nyo, kung merong metal plates na gasket, yun yung gamitin nyo. Huwag yung basta-basta lang na ano, na kung ano yung nandyan. Dapat maghanap tayo ng metal plates para masecure natin trabaho natin, para tumagal, walang hindi magka-problema mga katropa. So yun lang mga katropa. So yan mga katropa, babaklasin ko na yung cylinder head. Allen 8mm Allen key. Pag gumalaw na yung head at iaangat na. So ayun, ang naging dahilan niya mga katropa. Barado. So mga katropa, naapektuhan yung ano niya, yung oil orifice niya rito, yung parang oil cut off niya rito, nasira, ayan, nasunog. So yung dyan dumadalo yung langis. So ayan, team guide. So magkatubig yan, baha ako. Tropa, katubig.
So wala naman tama yung liner mga katropa. Pero stack up na kasi napasok ng ano. Stack up na yung mga ring. Ayan o. Oh. So kailangan ng buksan to mga tropa para mapalitan ng ring. Stack up na. Ito, ang dahil pumasok. So, para ma-check na rin natin kung mayroong bumaluktot na ano, parang mababa rin. Ayan, parang mababa yung ano niya. Para ma-check na rin kung mayroong bumaluktot. So, kailangan ng ibaba mga katropa. So, ito yung head niya. Tingnan natin sa likod kung anong meron dito sa likod. So napasok ng ano tubig. So tingnan natin kung makukuha pa sa repacing. Hindi natin alam yung history nito kung ilang beses na nag overheat. So kailangan pumasin shop, pa-check natin kung nasa tamang standard pa ba siya ng ano head. Dahil kung wala na sa standard tong head, machine shop lang makapagsabi niyan. Kasi pwede ko rin naman sukatin, kaya lang walang oras, ang dami nang ginagawa mga katropa. So iaano ko na lang sa machine shop para sila yung magsukat kung magsasabi na nasa standard pa ba, pwede pa bang i-replace or ano. So yun mga katropa, nakita ko nga kanina dito may palagay ko may tama rin yung thermostat niya mga katropa, kasi nakakita ko ng rubber dito kanina. Ibig sabihin bumara yung rubber, silicone rubber mga katropa. So ayun mga katropa, may problema yung liner mo, hindi mo kailangan dukutin mga katropa, kailangan mo nang ibaba yan. Kung diesel man yan o gasolina, kung may tama itong liner sa diesel o itong bore slip sa gasolina, so kung malalim naman yung tama ng ano nyo, pwede nyo namang lagyan ng liner na standard ng ano, ng kung ano yung specs ng sasakyan nyo mga katropa. Bagay ang ginawa kong i10 dati, may tama yung liner, so dinala daw nila sa kabilang workshop. Ang sabi ng kabilang workshop, palit daw ng makina. So dinala rito sa amin, sabi ko pwede yan, lagyan natin ng liner 4, pero standard pa rin yung sukat, ganun pa rin mga katropa. So ayun, umukay naman siya mga katropa. So far so good na hanggang ngayon naman, ina-update naman yung may-ari. So far so good naman. Mga nasa kulang 1 year na rin mga katropa. So ayun. So siya nga pala mga katropa, napansin ko rito, ito yung ano niya kasi, ito yung water temperature sensor niya. Coolant temperature sensor mga katropa. Napansin ko, tingnan niyo yung socket. Ayan. Kung napapansin niyo yung socket, yung pin na isa naka paluktot. Ibig sabihin hindi gumagana mga katropa. Hindi ko lang alam kung bakit ganito yung ginawa. So dapat kasi tatlong pin yan, dapat yung isa ground, yung isa supply 5 volt, tapos yung isa ay signal. So pag katanggal ko, napansin ko ganito. So tinignan ko yung sa socket niya, ayan nga, binuksan ko pa nga para makasigurado mga katropa. So hindi pwedeng hindi gagana yung isa eh, or nasa 5 volt yung supply niya yun, or signal yung wala. So yung ground okay, dito siya sa pang taas. Ayan, tingnan natin sa taas. So kasi pagka sinaksak natin yan, so pag sinaksak natin ganyan, so ibig sabihin sa taas. So itong green, itong green yan, either supply or signal mga katropa yung wala.
kasi nakabaloktot yung pin. So kung yung signal to, ibig sabihin hindi natin mababasa yung temperature dun sa ano signal papuntang isi-signal ng ECU na okay yung temperature mo papuntang cluster panel, mga katropa. So kasi ito wala siyang gauge, mga katropa. Yung bang ano kulay green tsaka red lang. Pag red, ibig sabihin overheat ka na. Ayun yung ano niya, wala siyang temperature gauge na makita mo sa high, low, mga ganyan. Wala siyang ganun. So ayan. Ito nga, napansin ko. Ito yung isang pin naka ano, nakatumba. Hindi ko lang alam kung bakit. So ngayon, ibabalik ko siya pagka kumpletuhin ko na. So ibabalik ko sa original, mga katropa. Hindi ko lang alam kung bakit nilagay nanto. Ito yung tanong ko ngayon. So ngayon, ibabalik ko siya sa original pagka ibinalik ko, mga katropa. So yun lang naman yung napansin ko. Tsaka itong oil orifice niya, parang cut off, oil cut off. May bearing dito yan. So nasunog siya. Siguro sa sobrang overheat. Yan, sunog. So, tsaka ito nga pala, mga katropa. So yung thermostat niya medyo iba na rin yung ano, yung timpla niya. So papapalitan natin. Grabe naman yung gumawa nito, tinambakan ng silicone. Wala si standard yung pagkakagawa. Ayan, sira na rin yung thermostat niya, mga katropa. Pwede rin isa itong dahilan ng pagka-overheat niya. So ayan, kasi marami pang gagalingan ng overheat, diba, mga katropa. So yung mga hoses natin, water pump, thermostat, tsaka marami pang iba, mga katropa. Eh, wala naman leaking, mga katropa. Possible na thermostat yung pinanggalingan nito. So hindi napansin ng may-ari yung temperature na tumataas na, kasi nga nang dahil dito sa ano, siguro nang dahil dito kasi hindi niya na mabasa yung temperature dun sa cluster. So kaya drive pa rin siya ng drive nung pala overheat na yung sasakyan niya, mga katropa. So ayan, thermostat din may problema. Ayan, so sira na rin, baka ito yung pinanggalingan. Ayan, nag overheat. Wala naman siyang leaking, eh, kagagawa lang ng daw ng radiator nito. So yun, isang sala rin ito. Ayan, hindi mabasa yung gauge, hindi niya mabasa yung gauge sa cluster, kaya hindi niya alam na overheat na pala siya. So sige pa rin siya ng drive. Ayan, hindi pwedeng dalawa lang kasi yan, mga katropa, kasi tatlo yan, eh. Ground, supply, tsaka signal puntang ECU. So ayan, napansin ko nga yan, isa na yan. Pagkatanggal ko, nakita ko baloktot yung pin. Hindi ko lang alam kung bakit. Sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung bakit nila tinanggal. So ngayon, gagawin ko muna yung mga ibang ano, tapos ibabalik ko sa original, mga katropa. Palitan natin ng thermostat. So binuksan ko na yung water pump. Papapalitan ko na rin ng water pump yan, mga katropa. Saka ito dudukutin ko para palitan ng ring. Papalitan ko lang ng ring. Tsaka titignan ko yung connecting rod. Yun lang naman gagawin dyan pag dinukot. Tsaka yung bearing, tingnan ko kung okay pa yung bearing ng conrod bearing. Pag okay pa at wala pang gasgas, so ibabalik ko lang. So piston ring lang, tapos linis-linis lang ng piston. So ayan, mga katropa, yung naging coast ng ano, posibleng possible na tayo sa thermostat. Tapos yung pin, hindi na monitor yung temperature gauge, kaya driving pa rin nung pala overheat na. So ayan yung mga possible cause natin, mga katropa. Kaya nag overheat siya. Yung aux pan gumagana yan. Yan, gumagana yan. Kasi pagdating dito, nung pag on ko, gumagana. Ibig sabihin na ano, nag work yung pan. Kaya hindi natin pwedeng pagdadahan yung ano, yung pan. So ngayon, thermostat may problema, kaya siya nag-overheat. Tapos kaya siya nag-overheat, hindi niya na monitor dahil diyan sa ano na yan, dahil diyan sa pinanakabalukot na yan, hindi siya nakasaksak ng maayos dito sa yan papuntang ECU. Either signal or supply yan. Pag walang supply, di rin naman gagana. Pag walang signal, di rin gagana. Pag walang ground, hindi rin gagana, mga katropa. So ayan, simple tips lang, mga katropa. Kaya chine-check natin yung mga ganyang ano, mga ganyang socket, kung ano man.
So yun mga katropa, rekomendahan ko ng dukot na lang muna to. Okay pa naman yung liner. Palit piston ring, palit ng connecting rod kapag may baloktot, saka palit ng conrad bearing. So ayan mga katropa, yung simple tip lang. So ayan mga katropa, tatanggalin natin yung oil pan para mailabas na natin yung piston at ma-check natin kung okay pa ba yung piston, yung connecting rod niya at saka yung piston ring mga katropa. So ito na yung mga piston mga katropa. So far wala namang bumaloktot na connecting rod mga katropa. So far okay yung connecting rod. So yung naging problema lang yung piston ring. So ayan, oil ring stock up. Yung ibang ring stock up na yan. So kung mapapansin nyo mga katropa, yung piston may mga gasgas na sa gilid yan. Yan, may mga gasgas na sa gilid yan. Yan. Kabilaan, may mga gasgas na sa gilid. Ibig sabihin yan, pag may mga gasgas na sa gilid, nagkaroon na siya ng clearance mga katropa. So, magkakaroon na ng play yung piston mo. Yan. Yan. So, ngayon, wala naman naging problema sa yung bore. Ayan. Makinis. Katropa, makinis. Ayan. Walang naging problema sa bore. So, ngayon, papapalitan ko ng piston tsaka piston ring tsaka conrad bearing. So, yun lang tayo. Dahil dukot lang yan, mga katropa. So, yan lang naman yung mga papalitan natin dyan. Okay yung ano niya, connecting rod, walang bumaloktot mga katropa. So ayan. So tingnan natin kung standard pa yung bearing ko. Tayo ng isang bearing. Papakita ko sa inyo kung standard pa yung bearing. Ito. May bearing. So ayan, nakakita niyo yung number. So ayan, meron pa siyang number na ganyan. Ibig sabihin standard pa yan mga katropa. So pag hindi na standard dyan, makikita niyo dyan mayroong nakasulat na dito, mayroong nakasulat na 0.25, 0.50. Pag hindi standard. So ito wala pa. Ibig sabihin standard pa to. So
ibabalik natin siya sa standard mga katropa. Piston, tsaka piston ring. Yan. Hindi na natin papa ano tong bore. Maganda pa. So yan mga katropa. So papalitan natin ng piston tsaka piston ring lang mga katropa tsaka bearing. Conrad bearing. So para tapos linis. Linis-linis tsaka ito. Barado, sira na. Oil orifice niya. Yan, papalitan yan. Hindi pwedeng wala yan mga katropa. Hindi yan nagko-control sa flow ng langis. Sisirit yung langis pa akyat. So mayroong bearing yan tsaka ano spring. Sisirit yung langis pa akyat. Tapos hindi siya babalik kasi ilalak siya ng ano, kumbaga one way. One way siya mga katropa. Sa Hyundai meron yan. Yun dahil lang nakita kong ganito na meron na ano na oil orifice ya. So ayan mga katropa, nabaklas na natin, so orderan na ng pyesa. So ayan mga katropa, nakaready na yung ano ko. Ito lilinisin na lang, papadala sa machine shop. Tapos ito na yung mga piston. So nagbago yung isip nila, ibabako na daw yung block para mapalitan ng main bearing. So ayan, papalitan ko na rin ng main bearing, ibababa ko yung block mga katropa, kaya in order ko na yung pyesa. So hihintay na lang yung mga pyesa mga katropa, ibababa ko yung block na yan. So ayan mga katropa, diretso overhaul na, hindi na top overhaul, hindi na semi overhaul, overhaul na talaga mga katropa. Nagbago yung isip ng may-ari. So ayun, kaya overhaul na tayo. So ayun mga katropa, update ko tayo kapag ikakabit ko na yung pyesa nito. So magkakaroon tayo ng part 2 mga katropa. So ayun, nag-decide yung may-ari na ibaba na rin, palitan na rin ng main bearing. Kaya so overhaul na tayo, napunta sa overhaul yung overheating niya mga katropa. So ayun, so nakita niya naman kung ano yung naging cause ng overheating. Palagay ko nga yung thermostat, tapos yung kaya hindi niya na-monitor yung overheat, yung temperature sensor, yung isang pin nakabaloktot pero nakasaksak yung socket pero nakabaloktot. So ibig sabihin walang connection, wala siyang reading na gagaling ng ECU. So hindi nababasa ng ECU kasi nga hindi nakasaksak. O, kung hindi ako nagkakamali ay signal, nasa dalawa, signal or supply. So yung ground okay naman mga katropa. So yun, kaya siguro hindi niya na monitor na overheat na siya, driving pa rin dahil walang umilaw dito sa kanyang cluster panel. So ayun mga katropa, kaya nag overheat, bigla na lang namatay. Ayun yung nangyari sa head, bumaloktot yung head mga katropa. So pumasok yung tubig sa engine, sa oil pan. Nag-drain ako kanina, ang daming oil. So ang daming water. So ayun nga, overhaul tayo. So nakita niya naman, pinagbabaklas ko mga katropa. So update ko kayo sa part 2 sa pagbabalik mga katropa, sa pag assemble. So ayan mga katropa, maraming maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa akin channel, sa mga YouTubers, viewers, sa mga subscriber, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. So ayan, hanggang dito na lang mga katropa. Abangan nyo yung part 2 ng aking video mga katropa, engine overhauling cause overheat. Ayan mga katropa, so stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.